a person who is admired for great or brave acts or fine qualities. Ang hero para sa akin ay hindi lang basta gumagawa ka ng isang mabuting bagay. Kundi kahit maliit man ito o malaki, halimbawa na lamang ng pagtulong sa kapwa, ang pagbibigay ng kunyari pagkain sa mahihirap, ay tuturing itong isang malaking tulong para sa kanila. Doon din may papatunay na ikaw ay magiging isang tunay na hero. Ang bayani ay isang tao na gumagawa ng isang dakilang gawain. Layunin nila na makatulong sa iba upang maging maayos ang buhay ng kanilang mga kababayan. Sila ang mga taong naaalala dahil sa laki ng kontribusyon nila upang mabago ang kalagayan ng isang bansa. Nagsisilbi silang inspirasyon sa mga tao ng kasalukuyan upang gayahin ang mga katangiang pinakita nila. Hindi lang sina Andres Bonifacio at Jose Rizal ang naging bayani. Lahat ng tao ay may chance ang maging bayani. Sa pagtulong sa kapwa, na ipapakita nito ang pagsasakripisyo para maipakita ang pagiging bayani niya sa isang bayan. Ang bayani sa akin ay sila yung nagtanggol ng ating bayan. Gumamit sila ng panulat, pati ng sandata para mapagtanggol yung bayan natin. At sila din yung nagbigay ng aral sa atin kung paano maging success sa pag-aaral, paano mapaglaban yung ating dangal. Yun lang. Para sa akin, yung bayani, ito yung mga taong hinahangaan at iniidolo ng mga kabataan. Sila din yung mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang upang ipagtanggol yung mga tao sa masamang iemplo o masamang bagay na talagang magtutulak sa ating gumawa ng masama. At yung mga bayani, sila yung taong talagang hahangaan mo kasi sila yung taong alam mong kayang ipagtanggol yung bayan kahit na hindi sila gumagamit ng kahit na anong kasamaan. Yun lang. Para sa akin yung hero o bayani, ito yung iniidolo ng nakararami o mas iniidolo ito ng mga kabataan tulad natin. At isa rin sila sa mga magandang ehemplo para sa mga kabataan, para sa atin, upang makamit natin yung ating mga mithiin. At hindi, para sa akin ang hero, hindi lang ito basta yung nakikita sa TV, yung superhero, gano'n. Mm-hmm. Tulad nila Jose Rizal, ganyan, yung mga bayani. Makalimutan man yung pangalan nila, at least hindi makakalimutan yung mga naipamana nila sa ating bansa. Para sa akin, ang superhero ay matapat, tagapagligtas, tagapagligtas na mundo. Siguro yung pagiging isang hero o bayani, hindi mo kailangan ng isang super magical powers para mangyari yun. Yung simpleng pagtulong lang sa kapwa mo Pilipino, siguro malaking tulong na yun para sa akin. Yun lang po. Ang mga street sweeper, sila ang nagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Sila ay may malaking ambag din sa ating komunidad dahil hangad nila ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Kaya ang mga street sweeper ang napili namin bilang bayani. Si Damiano Batan, o mas kilala bilang Kuya Toto, ay isang street sweeper sa Vitas Katuparan, Tondo, Manila. Siya ay 39 na taong gulang at isang single father sa 5 taong gulang na anak. Siya ay pang-apat sa 6 na magkakapatid at hindi man lang nasilayan ang kanyang ina dahil ito'y pumanaw noong bata pa lamang. Ang mag-ama ay naninirahan dito lamang sa tabing ilog at sa masukal na daan ng Eskinita na mahigit 20 taon na. Bagamat alingtana ang anumang peligro na maaari nilang sapitin, ay buong buhay pa rin nila itong kayang tiisin. Ang anumang kalat ay di na mahalaga
mayroon lamang masilungan at magsilbing tahanan nila. Ang kanilang sinisilungan ay binubuo lamang ng pinagtagpitagping kahoy at plywood. Ang kanyang 5 taong gulang na anak ay natutulog ng mahimbing na tila ba'y sanay na sa mainit na kapaligiran. Sapat po ba yung kinikita niyo sa pagiging street sweeper? Ayun sa akin yung kinikita araw-araw sa street sweeper po. Kulang talaga kasi quarterly kasi yan eh, ang sahod namin. Magkano lang araw namin, off-season. Yung kinikita namin dyan niya para makakain kami sa anak namin, yung nangalata lang kami, nagbinta namin, dyan na namin makapagkain. Ang nakahanan namin. Gaano po ba kahirap yung pagtatrabaho niyo po bilang street sweeper? Mahirap talaga pag bilang sa Twitter ka kasi ako rito, round ako eh. Hindi lang sa pagwawalis, pagkakalkal pa ng kanal dyan. Pagparado ang kanal. Ako inutusan nila kasi ng mga kagawa. Kasi ako inasahan ng mga kanal dyan. Nakakalkal ang bawa pag magparado yung kanal. Yun, natawag nila.
Habang siya'y nasa sitwasyon ng pagtatrabaho, di niya pansin o alintana ang nakasusulasok na amoy ng basura. Ang init na pumapaso sa balat niya ay di na iniinda. Mataguyod lamang ang 5 taong gulang na anak niya. Sa halagang 47.50 na kanyang kinikita kada araw sa pagiging street sweeper ay pinagtsatsagaan niya ito, mabigyan lamang ng sapat na pangangailangan ng kanyang anak. Bukod sa pagiging street sweeper, ay pinapasok niya rin ang pagtatrabaho o paglilinis ng kanal sa ilalim ng kalsada. May ilan pang nakapagsabi na hindi raw ito mapili sa pagtatrabaho. Kahit ano ay pinapasok nito, kumita lamang ng sapat. Bago mapaman siya maging isang street sweeper ng 7 taon, ay nag-construction siya sa murang edad pa lamang. Sa mababang halaga na kanyang kinikita, hindi niya inisip ang mga masamang gawi upang kumita ng mas malaki, bagkus lalo pa siyang nagsusumikap para sa inaasam na pangarap. Tunay nga namang isang marangal na bayani si Kuya Toto, hindi lang sa pagtatrabaho kundi sa pagiging ama nito. Hindi naging hadlang para sa kanya ang kahirapan para sumuko, dahil ika nga niya, hanggat may buhay, may pag-asa. Sa panaginip ko'y nakita ngayon.